Complaining and mental health. Sinabit na ito, it will lead to injury or loss of life. Marami na papamatay kapag hindi ko na-address ang topic na pag-uusapan natin. Limited suicide and more than once. And yes, here I am because of depression. And alam niyo po yung hindi na mahalaga is just in case hindi pa naman kayo. 1, 2, 3, 4. Good morning. Let's land this year. Pangatlong araw ng upang simulan ang programa inananiyahan ko na tayo tumayo. Walang pagkula,
yun po. Ngayon po tayo ako na speaker. Yan, sasro. Bago po niya, bago po i-produce, bali yung first speaker po natin ay may morning like all day. Ito po sa business, first aid, school safety zone, and road safety. Okay, bago po yan, I think mayroon pa ako ng tulit eh. One hand. Nakatapin po siya. Hindi naman po nagbago eh, wala nang sabi po siya. Assuming na tatawagin po kayo, sino ang gusto ng 100? Nasa kamay? Yes! Oh, syempre, halos lahat. At ito po, sino ba gusto ng 100? Pangalong tanong, sino ba gusto ng 100? Yes! Mukhang mahihin na po kayo. Pinamimigay ko na po ito eh. Nagtatas na po kayo ng kamay. Okay, sorry. I think ready na po ako, ready na po yun, ready na po ating first speaker about management pressure in 2020. Ito po ay, alam ko, kinatamasa, kinatamasa mo ba? Pag-araw-araw na sabi o kailangan natin lahat sa usan, pwede rin magpatata or pwede rin pong magpatina. Okay, so hindi na po natin pong pagkakalita. Ito na po ang ating okay, so, Sir Ahmed, Ignoso. Okay, so, bigyan po natin ang ang mga kamusta. Saan tayo pakilala niya ang ibang pagkatawag na natin kung di. Sige po, gabi po kayo po ay magpasta sa local church pastor po. And then, teacher, saan tapos elementary school? Saan ba po yun sa area 8? Nauna yata ako. Nag-insert din po kami ito. Nag-EWG po ako nasa sounds. Lumaki po ng ating kasama na si Sir Leo sa PRRD po ko, kaya po na-independ sa ganitong topic. Ang slide kong makikita ninyo later ay mga resources ko, mga slide deck na galing po sa division office, campaigning ang mental health. Galing po sa kanila yan, ito related, ang mahalaga naman po yung pag-uusapan natin. We're going to talk about the sensitive topic, sensitive in a sense, na kapag hindi na-address yung topic na ito, it will lead to injury or loss of life. Marami nang mapakamatay kapag hindi yung na-address ang topic na pag-uusapan. Taas na kami mga sir, ma'am. Kung halimbawa nakarelate kayo at kayo pa yung gusto idagdag, whether that is a training, a technique, o kaya karanasan, na pwede matuto rin yung masama natin. Pwede ko natin pag-usapan. Wala pong eksperto tayo kung lahat na mag-uusap-usap dito. Para po mas mapaganda ang pagyabog ng ating po. Ito po, mayroon po mas eto ng mental health at pwede natin ma-assess. Mahalaga ba ito sa pagkatao po? Kung mahalaga lang ang ginagawa po, mas may mahalaga pa ang usapin sa ating buhay, sa iyong pamilya, sa mga bata. Pag pinag-usapan po ang ating kalusugan, second po, gusto natin tingnan. Kung mahalaga usapin ang mental health at pag-uusapan ng depression, doon lang po tayo patalakay ng ito. Paano po ikokombat? Paano po lalatanan? If there is something wrong sa aking mental health, sa mga taong nakapaligid sa akin, sa estudyante ko, paano po lalabanan? Hindi ako expert dito, pero sasagunin natin ito sa mga idea ng mga expert na nagbigay. Sa mga kabuuan, sabo po ng mental health ang iyong emosyon, ang iyong iniisip, at ang iyong pakikitungo sa ibang tao. Yan ang sinasabot na niyo. Labas siguro yan, of course, yung physical aspect. Kasi may ibang aspeto ng ating buhay. Pag pinag-usapan ng mental health, ang iniisip nito ay ang aking nararamdaman. Nararamdaman mga taong paligid. Iniisip mo, anong nandiyan sa isipin ko at paano ka nakikitungo sa ibang tao. Bakit ito ang pinag-usapan sa mental health? Ito kasi ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan na maging masaya. Ito ang nagbibigay sa iyo ng diretso para makitungo sa ibang tao. Ibig sabihin, ang mental health, ito ang nagpapasigla sa iyo. Ang kabalik na lang ito, mga kasama, ang mental health na mayroong problema, ang sasabihin din yan, ikaw ay yung taong mayroong concern sa emosyon. Ibang mundo, napakikipag ka po sa tao, parang naiba.
parang there's something wrong, paano ka nagre-react sa kasama mo? Paano ka nag-iisip at paano mo tinitingnan ng sarili? If you are having a mental health problem, kaya nga gusto natin makita, gusto natin ma-assess, ano kaya katayuan ng mental health mo sa kasalukuyan? Kasi later on, titingnan naman natin, di ba? Meron kaya pang nangyayari ganitong concern sa aking pamilya, sa mga anak ko, sa mga estudyante ko, sa mga depression, kadalasan, pinag-iiba natin ang patungkol sa kalungkutan, anxiety, stress, ano ba ba, ang sadness. Pero ang depression, may definition din yan. Ang sabi, depression na pwedeng mangyari kahit kanino. Okay. Inategorize na po ang isang estado na illness, ano pong connotation niya? Kailangan mo na ng help. Kailangan mo na ng labor. Kailangan mo na ng somebody, something na wala sa'yo. Di ba? Pag-illness na. Pag nanilungkot ka lang, tumawa ka lang, ikaw lang, hindi lang makapapasaya sa'yo. Pero pag-illness na yan, you need something. It could be people, but it could be medicine. Yun ba? Ginamit natin yung depression na pag-sarating ng illness. Kategorize na mga expert ko, kategorize pa ng mga expert. Pero hindi lang siya illness na. Ito ang kategory niya. May tignan niyo yung mukhang mga magkabi niyo. Kasi i-evaluate natin kung sabi, from sadness, mapunta ko sa saan? Suicidal. Loss ko? Good morning po, sir. Good morning po sa lahat. Bali po sa ating napangkakabanas, kapag sinabi po natin yung call, temporary lang siya. It will happen anytime and then it will vanish or mawawala talaga siya. Whereas, kapag ka naging depression na siya, it's somewhat like mag-miss na isang mas maraming kailangan dobutin, ang lukro pa rin yung mawala. Tama po ba? Pero eventually, kapag tayong lungkot na yun, hindi kumalik o hindi nawala, it will gradually nagiging depression. Kung baga, I'm not an expert on this, pero salamat po! Salamat po! Kumbaga, nasa ibabaw lang ito eh. Kunyari, isang professional na hindi ka nakagraduate. Yun lang eh. Pero yung depression, kumbaga, yung buong buhay na, hindi mo nalimigin na tagod yung pamilya mo, naging parang kumbaga, hindi mo kayo buhay na makakain, makaaral, doon kumapasok yung depression eh. Kumbaga, totally na lahat-lahat na nakabigatan, nakatanim doon sa puso ng isang tao na yun. Sige po, mataman, tayo po ako na meron na tayong tinitong ito, labanan ito, if there's something happening na depression sa ating po paligid. Bukod po siguro sa mga narinig nyo ha, kung ngayon po yung karakasan, kung mga narinig natin ha, baka pwede pong pang-share, kahit ako po, umamit yung ito. Just so everybody knows, since August, I've been battling with so much depression that I committed suicide more than once. And yes, here I am because of depression. And alam niyo po yung hindi naman halaga is just in case hindi pa naman kayo dumarating yung sakit nila. Functional communication mo doon sa mga tao na mapagkakagula nito. Mahalaga po yun. Or just in case na ulan ko po kayo, nasa school, medyo bida-bida, pero talagang wala namang napaka... At ano po sa iba na yung kapapakan mo ng... I mean, where you can be honest in front of you or you.
just in case you are that kind of person, you can get a pet. Kasi yung pet ko, just like cat or whatever na meron po, it really helps. And another thing, almost for December, na wala po talaga akong kausap. And even my co teachers back in Sinitra Elementary School weren't aware of my, my experiences. Kasi mag-isa na po ako sa bodega ng canteen, na idol ko mga people. And just in case po, sir, magpapakilala na rin po ako sa lahat, bagay na nabanggit na din po ito. Baka po makasalubong niyo po ako one day, tapos hindi po ako kuminig sa inyo, or nag-retailer, tapos I was like a robot. Please huwag po kayong magtatapo, because that's actually part of being in the breast. Kapatid ko na rin, sir, nawalan po ako ng emotional back in August. Nawalan po ako ng emotional, wala na, bakit masama ba yun, sir, pamitin ko. Nawalan din po ako ng sex drive, as in low emotional na ako. Tapos parang lahat ng muscles mo, ang sakit ng likod mo, ang sakit ng mga muscles mo, and all. Totoo po yun. Ang pinaka makakatulog din po talaga sa inyo. And just in case you have someone na nag-share sa inyo na medyo nade-depressed po ako, minsan po hindi ko nila kailangan ng salita from you. Just that, nothing else. Huwag naman po kayo magsasabi kasi sa most painful na naramdaman ko po. So, kaya naman, magsimba ako sa inyo. Tapos po, ano pa yung sinabi sa huwag nyo kasi malungkot. It's not a switch po that you can turn it off and turn it on kung kailan mo drink pa. It's not like that. So, yun po yung pinakamasakit na sakali po na time. Magbigay po kayo ng time. Kahit, kasi po, sir, another thing which I would like to add, please do not confuse depression to mental health. Magkaiba po yun based on someone who experienced it myself. Totoo po yung sinabi ng isang sir na naka-yellow, it's mental weakness but it's not mental health issue because your emotion is overpowering your mind. But you can understand, nakakaintindi po kayo ng lahat ng bagay. Naiintindihan na yung social aspect nyo ay kompromiso, naiintindihan nyo yung trabaho nyo ay ganito. Only that, at that moment, habang nandyan kayo sa lugar na yan, you could only feel na kaya nandyan yung anak mo, pamilya mo, and all. Ang lagi mong nararamdaman, you are alone. That you are in pain, and that is the only truth that you understand at the moment. Hindi po yung sinasabi niya, oh, nandito po ako, ganyan. So iparamdam niya po sa tao na andyan kayo without a word. Out there, walang salita. You out there, walang salita. Walang kailangan salita po sa depression. Just your time, just your real concern. And because of that, blessing in disguise, I'm with you today sharing my personal. Ang magsabi lang po kayo sa akin ng tungkol sa depression, I can discuss on. Yes po. I've been battling for two long enemies. And as I said, blessing in disguise, everyone, nandito po ako sa inyong harapan because of depression. So, natutuwa po ako na because of this depression, mas marami ako matututunan alam ko this good company. And sa inyo, sir, kung wala ako, eto, wala din ako dito today. Thank you. Huwag nang magsalita. Kung hindi mo kaya pumili, mag-play ng words, huwag makakaika rin sa kanya. I-hug ka na lang, samahan niya na lang sa dates, ipuyang ka lang. Basta, marami salamat ha. Thank you. Mag-uha
hindi na mo yung kanchadora ng Rebecca, nagpapalaban na ako pa rin. Yeah.
Next po, grade 6. Next po natin yung mga learners natin, mga young learners. Columbia, St. George, Senior Mary Young at Harvard. Pala. Anyway, sino pwede mo muna tayo mag-break?